Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ipagtapat na kaya ni Nusi G ang totoong pagkataon niya kay Lynette at Annalyn? At ano ang gagawin ni Morgana para pigilan si Nusi G? Magandang araw at eto na nga tayo sa ating pinakaabangang tagpo sa Abot Kamay na Pangarap. Welcome to my channel. Please don't forget to like, comment, and click the bell button para lagi kayong updated sa aking mga videos. Samantala, ikinagulat ni Annalyn ang nasaksiyan niyang sampala ni Nusi G at Morgana. Ikinabahala niya ito kaya agad lumapit si Annalyn sa dalawa. Ipinagtanggol ni Annalyn si Nusi G kay Morgana kung bakit niya sinampal si Nusi G ng ganon. Nagdahilan naman si Morgana kay Annalyn na huwag na siyang mag-alala sa nakita niya. Sinabihan ni Annalyn si Morgana na pasyente niya si Nusi G at nag-aalala siya para dito. Biglang napatingin si Morgana kay Nusi G sa sinabi ni Annalyn. Hindi na nga nakakibupa si Morgana kaya nagpaalam na lang ito sa dalawa. Kinamusta naman ni Annalyn si Nusi G kung okay lang siya. Ikinatuwa ni Nusi G ang ginawang pagtatanggol sa kanya ni Annalyn kay Morgana. Gumawa naman ng dahilan si Nusi G kay Annalyn kung bakit nagalit sa kanya si Morgana. Kaya sinabi niya rito na dahil siguro sa nalaman niya na nakausap ko ang nanay mo at iniisip niya na inaagawan ko siya ng estudyante. At nabanggit din ni Nusi G kay Annalyn na may history na sila ni Morgana noon. Meron daw itong inagaw sa kanya kaya baka iniisip niya na gumaganti ito sa kanya. Ipinagtaka naman ni Annalyn ang sinabi ni Nusi G sa kanya. Sa kabilang banda na ikwento naman ni Annalyn sa nanay Lynette niya at siyang Susan ang nangyaring sampalan sa dalawa. Hindi naman makapaniwala si Lynette na siya ang pinag-aawayan ng dalawa. Kaya nagsabi naman si Chang Susan na mas masama pala siya kesa kay Moira. Siya na ang nang-agaw, siya pa ang galit. Dahilan para mapaisip naman si Lynette na parang tama ang kutob nila tungkol kay Morgana. Kaya nagsabi si Lynette na baka nga dapat na talagang mas makilala natin kung sino ba si Morgana na yan. Dahil mukhang may tinatago talaga siya. Maya-maya nagpaalam na si Annalyn sa dalawa dahil may gagawin pa daw siya. Habang si Lynette at Chang Susan patuloy nilang pinag-usapan si Morgana. Nagsabi si Lynette kay Chang Susan na kung totoo ang sinasabi ni Annalyn sa kanila na matagal nang magkaaway sina Morgana at Nusi G, ibig sabihin nun na baka mas meron pa akong dapat malaman tungkol kay Morgana. Kung magiging malapit ako kay Nusi G. At sa pamamagitan ni Nusi G, malalaman natin ang totoong tinatago ni Morgana. Sumang-ayon naman si Chang Susan sa sinabi ni Lynette, kung yun ang magiging paraan para makilala at malaman nila ang pagkatao ni Morgana. Samantala, nagkasulubong naman si Annalyn at Zoe sa hallway sa Apex. Kaya tinanong ni Annalyn si Zoe kung ano ang ginagawa niya sa Apex. At kung bakit nagagawa niyang magpunta at magpakita sa Apex, samantalang suspendido pa din siya. Galit naman na nagsabi si Zoe kay Annalyn na wala kang pakialam kung gusto kong pumunta ng Apex. At hindi ikaw ang pinunta ko dito. Ang Lola Chantal ko at ang Tita Morgana ko. Bawal ba yun? Hanggang andito ang Lola Chantal ko ay hindi niyo ako mapipigilan na pumunta ng Apex. Dahil sa nabanggit ni Zoe ang pangalan ni Morgana, biglang naitanong ni Annalyn kay Zoe kung sakaling mabuhay ang mami mo, hindi mo ba siya tutulungan? Ikinagalit naman ni Zoe ang tanong ni Annalyn kaya sinagot niya si Annalyn na pwede ba? Huwag mo nang idamay ang mami ko dito. Patay na siya. Bigyan niyo naman ng respeto ang taong patay na. Bakit kailangan itanong mo yan sa akin? Hindi niyo pa ba napatunayan na wala na siya? Nung hinukay ninyo ang puntod ng mami ko? Nagsabi naman si Annalyn kay Zoe na, di ba wala naman nakakita sa loob ng kabaong ng mami mo? Kaya paano mo masasabi na siya nga ang nasa loob nito? Ni hindi nyo nga binuksan para ipakita man lang sa mga tao? Maliba na lang talaga kung may tinatago talaga kayo tungkol sa mami mo. Saan ka nakakita na nakakandado pa ang kabaong ng mami mo?
Ikinagulat ni Zoe ang sinabi ni Annalyn at hindi niya na alam kung ano ang palusot pang gagawin kay Annalyn. Huwag lang nilang malaman ang totoo na buhay pa ang Mami Moira niya. Kaya iniwan niya si Annalyn sa galit niya. Samantala, sa opisina ni Madam Chantal, muling nagkaharap si Nosy at Morgana pagkatapos nilang mag-away. Galit na galit si Morgana kay Nosy dahil nakikita niyang nakikipagmabutihan siya kay Lynette at Annalyn at mukhang sinasadya niya ito. Ganon din si Nosy. Matindi din ang galit niya kay Morgana dahil sa ginawa sa kanya. Kaya nagtalo silang dalawa. Sa galit ni Nosy kay Morgana, hindi na niya napigilan ang sarili niya at kinuha niya ang tinidor. Sinakal niya si Morgana sabay, tinutukan niya ito ng tinidor sa leeg. Napasigaw naman si Morgana sa takot habang humihingi siya ng tulong sa Mama Chantal niya. Bigla naman napatayo si Madam Chantal sa ginawa ni Nosy kay Morgana. Sinabihan ni Nosy si Morgana na alam kong ikaw ang dahilan kung bakit muntik na akong mamatay. Inawat ni Madam Chantal ang dalawa kaya binitiwan ni Nosy si Morgana. Sa galit ni Nosy ay lumabas ito ng opisina ni Madam Chantal. Hindi naman malaman ni Madam Chantal ang gagawin niya sa dalawa. Kaya galit niyang sinigawan si Morgana na, "Pwede ba matuto kang pakisamahan ang kapatid mo? Gawin mo ang lahat sa kanya. Pakitunguhan mo siya ng maayos kung ayaw mong ilantad niya ang sikreto mo. Natatakot tuloy ako kung ano ang gagawin ng kapatid mo." Habang si Morgana naman hindi nakaimik sa sinabi sa kanya ni Madam Chantal at ikinatakot din niya ang ginawa sa kanya ni Nosy. Samantala, sa hallway ng Apex, habang abala si Annalyn at Lynette sa ginagawa nila, nakita sila ni Nosy at lumapit ito sa kanila. Nagulat si Lynette nang tinawag siya ni Nosy at napalingon ito. Kaya naitanong niya kung ano ang ginagawa nito sa Apex. Nagsabi si Nosy na may gusto sana akong sabihin sa iyo, Lynette. Ipinagtaka naman ni Lynette kung ano ang sasabihin nito sa kanya. Sabi ni Nosy tungkol sa pagkatao ko. Gusto kong malaman mo ang totoong pagkatao ko. Ipinagtaka ito ni Lynette kaya napalingon siya kay Annalyn. At nang sasabihin na ni Nosy kay Lynette ang tungkol sa pagkatao niya, biglang dumating si Morgana at Madam Chantal para pigilan si Nosy sa sasabihin nito. Gumawa ng dahilan si Madam Chantal para mahindi maituloy ni Nosy ang sasabihin niya kay Lynette. Kinausap ni Madam Chantal si Nosy habang si Annalyn at Lynette naman kinausap ni Morgana. At kinamusta niya ang dalawa. Sinabihan niya si Lynette kung itutuloy pa niya ang pag-aaral niya ng wushu. Naguluhan si Annalyn at Lynette sa mga nangyayari sa tatlo. At ramdam nila na pinipigilan ni Morgana at Madam Chantal si Nosy sa sasabihin niya sa kanila. Maging kakampi na kaya ni Annalyn at Lynette si Nosy ang totoong Morgana? At yan ang ating pakaabangan dito lang sa Abot Kamay na Pangarap. Huwag bibitiw at huwag kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat po and God bless.